It's my life. Nations, welcome back to my channel. So ngayon, nakikita nyo ba sa title yung about sa topic natin ngayon? So nag-video ako kasi sa ako sa mga inspiring caregivers. So, oo, syempre mga ka-nations, diba? So sa mga inspiring na caregiver na katulad ko, na gusto nyo rin mag-training ng caregiver, eto yung tips na isa na unang-unang hakbang na gagawin nyo. Kasi ako guys, nagsimula pa lang ako na nag-iisip na gusto kong mag-apply ng ibang bansa. Nag-iisip ako kung saan ako pwedeng mag-enroll. Kasi ang alam ko dati guys is sa mismong branch ng TESDA, doon ako mag-aaral, tapos mag-enroll ako, tapos walang tuition fee, ganun. Nakala ko ganun yun, hindi pala. So, nagtanong-tanong ako sa isang, hindi ko alam ba sa TESDA rin yun, na FB page yata. Yung nagtanong ako, then sinabi sa akin na kailangan mag-enroll ako sa accredited school, hindi daw hindi daw pala pwede sa mismong TESDA na mag-training ako ng caregiver kasi mayroon palang accredited school dapat. So nagtanong ako, and then may sinabi na ako, then may tumulong sa akin, sa nag-recommend sa akin na dito ako mag-enroll sa school na to. Actually dun din kasi nag-train yung kapatid niya na may certificate na ng caregiver NC2. So, caregiving NC2. So, na-recommend sa akin yung school na to. And, yun, tingnan ko sa FB page nila. Eh, nakita ko. Tapos, minessage ko mismo yung page. Then, nagtanong ako. Then, pinapunta ako sa office. Tapos, sinabi sa akin kung ano yung mga babayaran, kung magkano yung tuition fee. Tapos, yung mga uniform. Hindi nila na-discuss sa akin uniform, pero nalaman ko lang noong nakapag-enroll na ako, tapos nag-start na ako mag-module. So, actually guys, modular din kami. Tapos, minsan, nag-face-to-face lang kami pag nagde-demo kami, tapos final exam. Pero, guys, kung nasa malayo ka, pwede ka dito sa school na to. Kasi, nag-offer sila ng distance learning. Okay na okay sa kanila yung distance learning. Meron pa nga akong mga classmate ngayon eh, from Cagayan yung iba, tapos yung iba from Manila, yung iba yata nasa ibang bansa pero nag-distance learning sila sa mismong school na to kung saan din ako nag-enroll. So sobrang maganda tong school na to guys, actually. So before pala nun is gusto ko lang i-share na meron kasi yatang based lang sa mga napapanood ko ha guys, nalaman ko na meron daw yatang ibang baka kasi makapag-enroll kayo sa isang hindi naman legit na accredited school ng TESDA. So yun yung dapat number one as in na iwasan ninyo guys. Kaya dapat importante talaga na alam din ninyo kung saan kayo nag-enroll para hindi kayo naghihirap nagbayad kayo ng tuition fees, tapos mga kailangan sa school nagte-training kayo. Tapos yun pala pagdating sa pag-apply, makikita nila yung certificate na NC2 ninyo hindi accredited ng school at saka hindi totoo. Kumbaga, parang scam kung ganun ba. So, nagpanood ko lang din na meron palang instances na ganun na mga nangyayari. So, yun yung gusto kong i-share din sa inyo. Kaya dapat, kung gusto ninyo mag-enroll sa accredited school ng TESDA, ng bilang caregiver, para makuha kayo ng certificate, tingnan nyo na lang mismo yung website ng TESDA. Guys, doon kayo pwedeng matitingnan ninyo doon kung ano yung mga school na accredited nila. So, doon kayo pwedeng pumili kung saan. Kasi mahirap na, di ba? Ayaw naman magbabayad ka ng tuition fee kasi pagdating pala sa pag-apply, makikita nila hindi pala accredited ng school. Hindi accredited ng TESDA yung school na pinag-enrollan mo. So, yun yung dapat mong iwasan pag nag-enroll ka ng caregiver. So, yun lang. And kung gusto nyo rin guys, ito rin yung isa sa pinakamagandang paraan para iwas din sa mga ganong sitwasyon is pwede kayong pumunta mismo sa TESDA and humingi kayo ng mga list ng mga accredited school nila. So, ibibigyan naman nila yun eh. So, doon pumili lang kayo sa mga list, nasa listahan kung saan yung gustong mag-enroll.
So guys, ito pala yung ito na yung i-reveal ko na. Actually, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng TESDA na pwede kayong tumingin ng mga accredited school na pwede nyong pag-enroll lang kung gusto nyong mag-training bilang caregiver. So ilalagay ko na lang sa description box guys para hindi kayo mahirapan. So, eto, i-reveal ko na yung school kung saan ako nag-enroll dito sa Ilocos Norte sa Lavo City. Eto yung St. Gabriel International Center. So, eto siya guys. Yan. Yan. So, pwede nyo sila i-message them guys kung gusto ninyo mag-enroll dito. Kasi pwedeng-pwede talaga sa distance learning. Kahit nasaan ka pang lugar, pwedeng-pwede. Kasi modular naman po, hindi naman kailangan. Pwede kayong mag-enroll dito guys sa SGI. So dito ako nag-training ngayon. Sobrang masaya ako kasi napakabait ng mga admin, ng instructor namin. Minsan lang mapagalitan pero okay lang yun kasi goods naman yun kasi hindi naman yung issue. Para din naman sa atin yun. Kaya guys, kahit nasaan ka, pwede ka sa school na to kasi distance learning nga sila. So, kung gusto mo na mag-enroll dito, message nyo lang po sila sa page nila. And, yun, very accommodating naman si Doktora, yung admin ng SGI. So, napakabait sobra. Talagang, kahit anong tanungin mo, sinasagot niya kaagad. So, yun guys, rinerecommend ko talaga to, itong school na to sa inyo, sa mga aspiring caregivers na gustong, mag-training. So, para sa inyo to. And, sana makatulong sa inyo. So, ginawa ko rin naman itong video na to para sa inyo, guys. So, gusto ko rin naman i-share. At, ayoko naman na makahanap kayo ng mga ibang training center na hindi naman pala legit. So, ito na recommend ko lang sa inyo itong SGI na isa sa training center na pwede nyong pag-enrollan kahit nasa malayo kayo. So, yun lang guys yung video natin for today. And I hope nakatulong talaga ako sa inyo ng malaki. Sa mga aspiring na caregivers kagaya ko. So, yun lang guys. Sana mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga videos natin. And share, comment, and like our video. Tapos guys, nga pala, nag-vlog ako ngayon kasi gusto ko kayong isama sa journey ko as a caregiver from training hanggang sa pag-apply hanggang sa mga pagtanaw ko ng ibang bansa. So sana sabay-bayan niyo talaga ako guys. So eto na yon, this is my dream and I always pray na sana talaga makamit ko na yung dream ko and matapos ko na itong pag-training ko sa TESDA. So yun lang guys, sana nakatulong po ako sa inyo sa mga katanungan ninyo. Lalo-lalo sa mga gustong mag-apply bilang caregiver, ito yung unang-unang step na gagawin nyo talaga is mag-training. So, maghanap kayo ng mga school na accredited ng TESDA, yung legit, tapos doon kayo pwede mag-enroll. So, yun lang guys. Ito na yung, dito na matatapos ang ating video for the day. Stay safe and always think positive. So, yun lang guys.